Alright, what's up guys? Welcome back ulit sa aking channel, Jetro Moto Vlog. So for today's video ay mag-unboxing tayo ng isang action camera. Ang action camera na ito ay SJ Cam 4000 Air. Kita natin dito sa box, 4K, Wi-Fi, and then 30 meters water resistant siya. Dito sa side, makikita natin yung mga accessories included, specifications niya. Legit talaga to dahil meron siyang ito is sticker ng SJ Cam, tapos may barcode na rin siya. So ito ay in order ko po sa Shopee, worth 2,000 plus lang po ito, so mura lang, hindi kagaya ng mga GoPro na gagastos ka pa ng 20,000. 2,000 lang to, meron ka ng action camera. So yan, ito yung unit. Yan, meron na siyang kasamang yan, meron na siyang kasamang case. Ito ata pag gagamitin mo sa underwater. Yan. So yan, dito muna yan. Titignan muna natin yung mga ibang karga niya. Yan. Ito yung accessories niya. So yan, buksan natin. Yan. Kita natin dito yung mga accessories na kasama niya, yung mga mount niya. Ayan, depende na yun sa creativity ninyo kung saan nyo ikakabit ito mga ito. Ito naman yung USB cable nya. Ayan, pag recharge tayo. Ayan, madami siyang mga accessories na kasama. So, sulit na sulit ito. Ayan. Tapos dito, meron naman siya yung sticker ng SJ Cam. Ayan, pwede natin ikabit sa motor natin yan dahil naka SJ Cam naman na tayo. Tapos ito naman yung manual niya. Yan. Masahin nyo na lang yan pag mag-order kayo. So yan, dito tayo sa may unit. Yan, ganda pala nito. So ayan, buksan natin to. Tingnan natin, i-open natin yung unit. Ito yung waterproof case niya. Ang ganda oh. 'Di ba? Para ka nang naka-GoPro nito. Ito 'yung mga USB port niya, HD, lagay ng memory card. Yan. So open natin 'yan. Open nito. Ah, dito sa may harapan niya. Ito. Pindutin natin 'yan. 'Yon. SJ Cam. So ayan, ito yung tsura ng SJ Cam. Sorry, medyo blurred yung cellphone lang din kasi ang gamit ko, so medyo blurred sya. Patayin ko na lang yung ilaw para mas maganda siguro pag walang ilaw. Okay, sige, mas okay ata. So ayan, ito dito makikita natin dito yung tsura ng SJ Cam. I-check natin yung mga settings niya. Pinutin lang natin yung nasa yung button sa harapan. Ayan. Ito naman yung sa camera niya. Ito yung mga dito kasi save yung mga video natin, yung mga picture natin. Ayan, ito yung settings niya. So pindutin lang natin 'to sa taas. Then makikita natin dito yung video resolution, recording sound, time lapse, loop recording. Ito dito meron tayong dito merong arrow. So check natin 'yan. Dito natin i-check. So i-open natin 'to, video resolution. Yan, dito tayo magpipili kung anong preferred nyo. Pwedeng 720p 60fps. T-shirt.com. Pwedeng 720p, 30fps, 27, 4K. So ako ang binili ko is eto 720. 720, 30fps. Okay lang natin yan.
auto resolution, pwede nating piliin, pili kayo, may 16MP, may 12MP, meron ring 8MP, 5MP, yan. Then, so ang pinili ko is 16MP, pwede nating orasan yun, time, auto, drama shot, pili lang tayo ulit. Exposure, white balance, image rotation, driving mode, wifi, yung wifi, yan, may language, date, time, format, reset, factory, firmware, version, then press ok to exit. Ayan. So ang battery capacity nito ay 900 milliamp, so okay na rin ito. Siguro magtatagal na rin ito ng mga 1 to 2 hours siguro pag nagre-record kayo, depende na lang sa resolution nyo. So ayan, i-try natin, ipapakita ko sa inyo yung sample video ng SJ Cam. Let's go. Guys, i-share ko lang. Ito kasi yung dating gamit ko na pang motovlog ko noon. Chest strap. Ang nilalagay ko kasi dito is yung cellphone ko. So, pag nagre-record ako, medyo maalog. Lalo pag nandun ka sa mga rough road, nasa highway ka, medyo matagtag, medyo maalog. So, ayan. Sample natin. Pwede natin itong alisin. Ikabit natin dito yung SJ cam natin. Alisin lang natin itong cellphone holder. Yan. Then gamit itong SJ cam. Ilalagay lang natin dyan. Tamang-tama naman dito. Tamang-tama naman yung mount nya. Then ilagay natin itong screw. Papahigpitan natin. Ayan. Naikabit na natin. So basically, ayan, pwede na tayong mag-motovlog, di ba? Ito ay kakabit lang natin sa katawan natin. Ayan, pwede na tayong mag-vlog. Saan mo tayo pwedeng mag-vlog? Mamasyal muna tayo. Let's go.